Well, the return of the comeback, ano? Actually nga, tama si Coach Jerry C, no? Hindi pa officially retired si, ano, nag-leave of absence lang siya dahil nasa media. Pero, well, to think of it, no? Si James Sharp talaga wala na yung puprove. Two-time MVP, seven-time champion. Wala na siyang kailangan ipot. And he's turning 41 this coming Feb. So, medyo malaking pressure po kinakaharap niya. Kung gusto niya talaga ibalik na yung dating James Sharp na nakita ng tao. Alam mo naman tao, yung nakikita siya, yung in-expect siya, yung peak ng karir mo eh. Pero siguro, I'm sure na kaya siya bumalik. Pinayagan naman na siya. Una, tama yun. Marketing. Pangalawa, leadership siguro sa team. And to stabilize the team. Kasi siyempre, being an MVP, two-time MVP, alam niya yung mga dapat gagawin. Okay? Para... alam mo, makontrol yung team. Alam mo, minsan kailangan ang team, ha, pag medyo nawawala sa tempo yan, eh, yung meron kailangan nag-stabilize. Eh. At yan ang gagawin ni James. Pero, eto talaga, to, coming from James himself, no? Nagkita kami niyan, okay? Siguro mga 2 weeks ago, before Christmas yata. So, ano, kung my memory, yun, ano, that's right. Ang dahilan, okay, ang dahilan kasi sinabi niya sa akin, hahabulin pa raw niya yung 3-point record. So, binibigyan doon sila pagkakataon. So, right now, he's in fourth position. Ito ang order niya na Alapag, Alangkay Dick, Tenorio, and James Sharp. Siguro, sa tingin ko, si Alapag, 1,400 na eh. Si Alan is 1,242, 3-point made. Okay, si Tenorio, 1,189. Si James Sharp, 1,178. So, mathematically, 1 year, pwede niyang habulin ni James yung kay Tenorio, which is 9 3-points lang. And even si Alan, around siguro mga lamang ni Alan sa kanya, around mga 63 points. Yun, pabiro niya sinabi, habulin pa raw niya. yung record na 3 points. Nakita kami bago magpasko. Two.